Good afternoon sa atin pong lahat na mga kababayan dito at sa ibayong dagat, mga kababayan sa abroad, okay? Overseas Filipino workers or mga nagbabakasyon o nakatira na dyan po sa malalayong mga lugar. Lagi po kayong kasama dito sa Mike Abe Opinions. Okay, una na ating pag-usapan, nuclear energy roadmap, okay? Ng ating bansa, kailangan na daw pong gawin, aralin, kung gusto talaga nating maibsan ang problema sa elektrisidad o energy, yung supply nito, may problema talaga. So, ito po ay nakaplano na sa kasalukuyang pamahalaan at siyempre ang Department of Energy at ibang ahensya ng pamahalaan ay siyang gagawa nito para ho simulan na magkaroon ng nuclear energy sa bansa, na ito ay unang kasama doon sa SONA, State of the Nation Address ng ating Pangulong Marcos noong last July ng nakaraang taon. Napanahon na para ho talagang galawin ito, pag-usapan ito, aralin, dahil talagang may problema tayo sa energy supply. So, abangan po ninyo ang mga maaaring mangyari yan. Pangalawa, Senador, dating Senador Manny Pacquiao, babalik muli sa boxing business. Ano ba ang inyong masasabi dyan? Meron na hong kontratang pinasok ulit si Manny Pacquiao. At ngayon taong ito ay mukhang magiging active na naman siya. So mukhang walang retiro-retirong pinag-uusapan. Nag-retiro pansamantala, ngayon babalik ulit. Ano ba ito? Talagang sports lang? Business ba talaga ito? Or hanap buhay na talagang hindi makakalimutan ng dating senador? Kayo, ano po ang inyong opinion at masasabi sa pagbabalik sa ring ng icon ng boxing na Pilipino, si dating senador Manny Pacquiao? Okay? Sunod na ating pag-usapan, Bureau of Immigration nakahanda na po dito sa implementasyon ng restriction, okay, sa mga nagbibiyahe, lalo na po sa galing sa China. Ito'y kasunod niya ng mataas ang COVID-19 cases. Mga kaso, milyon ang mga may panibagong COVID sa China. Kaya't dapat lang ho talagang pangalagaan at ipairal ang mga protocols, policy ng ating gobyerno sa mga balikbayan o mga turistang pumapasok galing sa China. Ito yung plano at gagawin ng Bureau of Immigration, ng ating Department of Health at saka po ng airport o Ninoy Aquino International Airport. Kailangan ho talagang gawin ito dahil hindi biro ang bagong mga kaso ng COVID sa China. Mahirap na mahawa ulit ang mga Pilipino. May mga gunita, dyan nag-umpisa ng 2019 ang COVID sa China at kumalat sa buong mundo, kasama tayong naging biktima. Okay? At ngayon, ay meron silang malaking problema, pero wala namang total ban na policy ang ating gobyerno, kaya maghihigpit lang, magbabantay lang at ipatutupad ang mga health protocols para ho sa mga pumapasok sa bansa na galing ng China lang. Ha? Baka magulat kayo. Yung galing sa ibang bansa, alang gaanong problema. Yung galing sa China, ang siya ho talagang imomonitor na mabuti. Okay? Importante yan. Samantala, wow, meron pong oil price na pagtataas na muli ngayong taong ito, ngayong bagong taon. Yan ang pasalubong sa atin ng mga oil companies. Hindi daw maiwasan eh. Dahil tumaas ang oil product sa international market, kaya dapat tumaas din tayo. At halos mahigit na o kulang-kulang na 3 piso ang magiging increase. Ito yung unang increase ng fuel sa pagpasok ng taon. At ito ho ay, kung yung mga gunita, nung nakaraang mga taon at taon ay weekly nagbabago. Minsan tuloy-tuloy ang increase, minsan nagro-roll back, minsan naman dagdag bawas, conforme sa galawan. Pero ngayon, pasalubong sa atin, increase, dahil kailangan daw ayon sa mga oil company at Department of Energy. Anong inyong masasabi dyan? Panghuli na ating pag-usapan ay ito pong, ayan na, si Senator Grace po, ano ha, Senator po ay hindi na nakatiis. Kailangan daw nilang alamin sa Committee on Public Information, Committee on Public Information dyan sa Senado, tungkol dito ho sa nangyaring aberya sa Ninoy Aquino International Airport Air Management System ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP.
hindi ho matanggap ng senador at kahit naman tayo dito sa Mike Abby Opinion, sa unang mga video natin, talaga hong hindi ho kapanipaniwala itong nangyari. Dito malinaw na meron pong kapabayaan, may pagkukulang o hindi binigyan ng priority ng mga kinaukulan ang air management system na ito. Kaya bumigay sa unang araw ng taon at napakarami po. Ang NISA report ay 56,000 na mga pasahero ang naapektuhan. Daan-daang mga flights, domestic and international ang naapektuhan dito at sa labas ng Metro Manila. Dahil sa pagkasira ng communication na yan na napakahalaga. Okay? So, technical problem, mahirap ipaliwanag, pero tama lang na mag-imbestiga ang Senado para hindi na maulit ito. Pero hindi lang yun ang dapat eh. Kailangan matukoy kung sino ang may kapabayaan, kung sino ang merong accountability diyan sa kaap at bigyan ng sanction itong mga ito. Kasi ang laki ng epekto sa ekonomiya ng bansa ng pagkawala ng operasyon ng ating airport at mga airlines company. Okay? At tigit sa lahat, alam naman natin na tayo ay nagre-recruit. Nagkukumbinsi ang ating Pangulo na mga turista at mga foreign investor. Pero ito naman ang ating airport, bumibigay ng ganyan. So, anong mangyayari? Sayang ang airport ng ating Pangulo. Kaya sa ngayon, nangyari ito, definitely meron ditong dapat managot. Imposible namang hindi nila alam na yung maintenance nito ay kailangang bantayan. O kung may problema, dapat palitan. Ngayon, sinasabi nila, malaking pera ang gagastusin. Bakit hindi nyo ginawa ito before or pinagandaan para hindi maabot ang ganito? Kaya tama lang ang mga senador na mag-imbestiga rito at malama kung sino may pagkukulang. Pangalawa, may tuturing nga po ito na threats sa national security. Alam niyo, pag ang airport po ay bumigay, mapanganib yan. Hindi lang ho sa ekonomiya, kundi sa seguridad. Kasi nag-brown out pa eh, at kung ano-ano pa. So, kailangan hong panagutin. Tama ang galaw ni Senador po na ito'y alamin at hindi pwedeng pagtakpan, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Meron dapat accountability ang Department of Transportation, ang CAAP at sinumang mga kinaukulang opisyal at tauhan ng ating gobyerno tungkol dito. Dahil nakakahiya, walang bagyo, walang earthquake. In other words, napakaganda ng panahon, bakit bumigay ang air management system? So, ibig sabihin niya ito, may kulang sa maintenance. May nagkulang sa pagtutok, pagmamonitor, at pagbabantay ng sistemang ito. Just imagine, ang mga airlines company at mga aeroplano ay walang communication sa kanilang incoming, outgoing flight. Paano makakapagbiyahe? Kaya ho, paralisado sa unang araw ang operasyon ng airport na hindi nakakatuwa, pero nakakapanghihinayang. Kaya dapat may mananagot. Mga senador, panagutin niyo sila. Huwag papugi lang. Huwag politika lang. Dapat merong mapaparusahan sa kapalpakan ito. Tama ba o mali? Kayo pong mga nanonood na kikinig. Mike Abby Opinions, Facebook page at sa YouTube channel. Marami pong salamat.